Buksan mo nang malaman mo ang tinutukoy ko. Pakinggan mo para malaman mo ang ninanais ko. Kumatok ka at ikaw ay pagbubuksan. Humingi ka at ikaw ay pagbibigyan. Kabanata 11. At sa mga araw na iyon ay bubuksan ko ang mga silid na pangimbak ng pagpapala na nasa langit, upang ipadala sa ibabaw ng lupa sa ibabaw ng gawain at gawa ng mga anak ng mga tao. At ang katotohanan at kapayapaan ay magkakasama sa lahat ng mga araw ng mundo at sa lahat ng henerasyon ng mga tao. Kabanata 12. Bago ang mga bagay na ito ay dinala si Enoch. At walang nalalaman ng mga anak ng mga tao kung saan siya dinala, at kung saan siya nanirahan, at kung ano ang nangyari sa kanya. At ang kanyang mga gawain ay may kinalaman sa mga taga-Masit. At ang kanyang mga araw ay kasama ng mga banal. At ako si Enoch ay pinagpala ng Panginoon ang kamahalan at hari ng mga kapanahunan, at narito. Tinawag akong Enoch na eskriba at sinabi sa akin, Enoch, ikaw na eskriba ng katwiran, pumunta ka. Ipahayag sa mga tagapagmasid ng langit nang umalis sa mataas na langit, ang banal na walang hanggang dako. At nilapastangan ang kanilang sarili sa mga babae, at nagawa na gaya ng ginawa ng mga anak ng lupa, at nakuha nila sa kanilang sarili ang mga asawa, kayo ay gumawa ng malaking pagkawasak sa lupa. At kayo'y walang kapayapaan o kapatawaran ng kasalanan, at yamang sila ay nagagalak sa kanilang mga anak, ang pagpatay sa kanilang mga minamahal ay makikita nila. At sa pagkawasak ng kanilang mga anak ay magsisisamba sila, at hihingi ng pamanhik magpakailanman. Ngunit ang awa at kapayapaan ay hindi ninyo matatamo. Kabanata 13. At si Enoch ay yumaon at nagsabi, O Azazel, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan, isang malaking takot ang lumabas laban sa iyo upang ilagay ka sa mga bigkis. At hindi ka magkakaroon ng pahintulot o kahilingan na ipinagkaloob sa iyo, dahil sa kasamaan na iyong itinuro. At dahil sa lahat ng mga gawa ng pagkawalang Diyos at kalikuan at kasalanan na ipinakita mo sa mga tao. Pagkatapos ay nagpunta ako at nagsalita sa kanilang lahat ng magkakasama. At silang lahat ay natatakot, at nanginginig ang mga ito. At hinihiling nila sa akin na magsumamo ng petisyon para sa kanila upang makahanap sila ng kapatawaran. At basahin ang kanilang petisyon sa presensya ng Panginoon ng Langit. Sapagkat mula noon ay hindi sila makapagsalita mga kasama niya o makapagtaas ng kanilang mga mata sa langit dahil sa kahihiyan ng kanilang mga kasalanan kung saan sila ay nahatulan. Pagkatapos ay isinulat ko ang kanilang petisyon, at ang panalangin tungkol sa kanilang mga espiritu, at kanilang mga gawa na nagkaisa, at tungkol sa kanilang mga kahilingan na dapat silang magkaroon ng kapatawaran at habag. At lumabas ako at naupo sa tabi ng tubig ng Dan, sa lupain ng Dan, sa timog ng kanluran ng Hermon, binasa ko ang kanilang petisyon hanggang sa ako ay makatulog. At narito ang isang panaginip ang dumating sa akin, at ang mga pangitain ay nahulog sa akin, at nakita ko ang mga pangitain ng parusa. At isang tinig ang dumating na nag-uusap, ako, upang sabihin ito sa mga anak ng langit, at hinahamak sila. At nangyari, nang ako'y nagising, ay naparoon ako sa kanila. At silang lahat ay mga nakaupo na nangagkakatipon, na tumatangis sa sanga ng Abeljack, na nasa pagitan ng Libano at ng Centreio, na tinakpan ang kanilang mga mukha. At isinaysay ko sa harap nila ang lahat ng mga pangitain na nakita ko sa pagtulog, at nagsimula akong magsalita ng mga salita ng katwiran, at upang mahawakan ang mga taga-Masid sa langit. Kabanata 14, ang aklat ng mga salita ng katwiran, at ng pagsaway ng mga walang hanggang mga taga-Masid alinsunod sa utos ng banal na mahuhusay isa sa pangitain na iyon.
Nakita ko sa aking pagtulog kung ano ang sasabihin ko ngayon sa pamamagitan ng isang dila ng laman at ng hininga ng aking bibig, na ibinigay ng dakilang isa sa mga tao upang makipag-usap sa kanya at maunawaan ang puso. Tulad ng ginawa niya at ibinigay sa tao ang kapangyarihan ng pag-unawa sa salita ng karunungan. Gayon din niya nilikha din ako at binigyan ako ng kapangyarihan ng pagbasura ang mga tagamasid, ang mga anak ng langit. Isinulat ko ang iyong petisyon, at sa aking pangitain ay nagpakita ito, na ang iyong petisyon ay hindi ipagkakaluob sa iyo sa lahat ng mga araw ng kawalang hanggan, at ang hatol na ay sa wakas ay ipinasa sa iyo. Oo, ang iyong petisyon ay hindi ipagkakaluob sa iyo. At mula ngayon ay hindi ka sasampa sa langit sa lahat ng kawalang hanggan, at sa mga gapos ng mundo ang batas ay lumabas upang tatalian ka sa lahat ng araw ng mundo. At makikita mo ang pagkawasak ng iyong mga minamahal na anak at hindi ka magkakaroon ng kasiyahan sa kanila, ngunit sila ay mahuhulog sa harap mo ng tabak. At ang iyong petisyon para sa kanila ay hindi ipagkakaloob ni sa iyong sarili, kahit na ikaw ay umiiyak at nananalangin at nagsasalita ng lahat ng mga salitang nakapaloob sa nakasulat na isinulat ko. At ang pangitain ay ipinakita sa akin ng ganito. Narito, sa pangitain ay inanyayahan ako ng mga ulap at isang alapaap ang tumawag sa akin. At ang kurso ng mga bituin at ang mga kidlat ay lumulubog at nagmadali sa akin. At ang hangin sa ang pangitain ay lumuluhod sa akin at nakataas ako pay taas, at dinala ako sa langit. At pumasok ako hanggang sa malapit na ako sa isang dingding na itinatayo ng mga kristal at napalilibutan ng mga dila ng apoy, at sinimulan kong mahirapan ako. At pumasok ako sa mga dila ng apoy at lumapit sa isang malaking bahay na itinatayo ng mga kristal, at ang mga dingding ng bahay ay tulad ng isang tessellated na sahig, ginawa ng mga kristal. At ang pundasyon nito ay kristal. Ang kisame nito ay gaya ng landas ng mga bituin at ng mga kidlat, at sa pagitan nila ay maapoy na kerubin, at ang kanilang langit ay malinaw na parang tubig. Ang isang nag-aapoy na apoy ay napalilibutan ang mga dingding, at ang mga portal nito ay sumunog sa apoy. At pumasok ako sa bahay na iyon, at mainit ito na parang apoy at malamig na yelo. Diyan ay hindi kaluguran ng buhay doon. Natakot ako sa takot, at nanginginig ako. At nang magising ako at nanginig, ay nahulog ako sa aking pagkakahiga, at nakita ko ang isang pangitain, at narito. Nagkaroon ng ikalawang bahay, higit na kaysa sa dati, at ang buong portal ay tumayo sa harap ko, at ito ay itinayo ng mga apoy ng apoy. At sa bawat paggalang na ito ay napakahusay sa kagandahan at kadakilaan at lawak na hindi ko mailarawan sa iyo ang Carilogan at ang lawak nito. At ang sahig nito ay apoy. At sa itaas ito ay mga kidlat at ang landas ng mga bituin, at ang kisame nito ay nagniningas na apoy. At ako'y tumingin at nakita ko roon ang isang matayog na luklukan. Ang anyo nito ay parang kristal, at ang mga gulong niya ay gaya ng nagliliwanag na araw, at nagkaroon ng pangitain ng kerubin. At mula sa ilalim ng trono ay dumating ang mga daloy ng nag-aapoy na apoy upang hindi ako makatingin sa ibabaw nito. At ang dakilang kaluwalhatian ay nakaupo sa ibabaw nito. At ang kanyang kasuotan ay mas ikat ng mas maliwanag kaysa sa araw at mas maputi kaysa sa anumang niyebe. Wala sa mga anghel ang maaaring pumasok at makikita ang kanyang mukha sa pamamagitan ng dahilan ng kadakilaan at kaluwalhatian at walang laman ang nakikita niya. Ang nag-aapoy na apoy ay nasa paligid niya, at isang malakas na apoy ang nakatayo sa harapan niya, at wala sa paligid ay maaaring lumapit sa kanya. 10,000 beses 10,000 nakatayo sa kanya. Ngunit hindi siya kailangan ng tagapayo.
at ang pinakabanal na malapit sa kanya ay hindi umalis sa gabi o humiwalay sa kanya. At hanggang noon ako ay nagpatira pa sa aking mukha, nanginginig, at tinawag ako ng Panginoon ng kanyang sariling bibig, at sinabi sa akin, "Halika rito, Enoch, at pakinggan ang aking salita." At ang isa sa mga banal ay dumating sa akin at hinagkan ako, at pinatayo niya ako at lumapit sa pintuan, at aking iniyukod ang aking mukha pababa. Kabanata 15. At sumagot siya at sinabi sa akin, at narinig ko ang kanyang tinig, "Huwag kang matakot, Enoch, ikaw ay matuwid na tao at eskriba ng katwiran. Lumapit ka rito at pakinggan ang aking tinig. At yumaon, sabihin mo sa mga tagapagmasid sa langit, na nagsugo sa iyo upang mamagitan para sa kanila, ikaw ay dapat mamagitan, para sa mga tao. At hindi mga tao para sa iyo, bakit ninyo iniwan ang mataas, banal, at walang hanggang langit, at iba pa mga kababaihan, at nilapastangan ninyo ang inyong sarili sa mga anak na babae ng mga tao. At dinala sa inyo ang mga asawa, at ginawa na gaya ng mga anak ng lupa, at mga ina po ng mga anak na lalaki. At bagaman ikaw ay banal, espiritual, na namumuhay sa buhay na walang hanggan. Iyong dinumhan ang iyong sarili ng dugo ng mga babae, at nagkaanak, mga bata, ng dugo ng laman, at, gaya ng mga anak ng mga tao, ay nagnanasa ng laman at dugo bilang ang mga yaong namamatay at namatay. Kaya't ibinigay ko rin sa kanila ang mga asawang babae upang sila ay mapuksa. At magkaanak ng anim na anak sa pamamagitan ng mga ito, na sa gayoy walang magiging kulang sa kanila sa lupa. Ngunit ikaw ay dating espiritual, nabubuhay sa buhay na walang hanggan. At walang kamatayan para sa lahat ng henerasyon ng mundo. At sa makatuwid hindi ako nagtalaga ng mga asawa para sa iyo, sapagkat ang mga espiritual ng langit, sa langit ay ang kanilang tirahan. At ngayon, ang mga higanti, na ginawa mula sa mga espirito at laman, ay tatawaging masasamang espirito sa ibabaw ng lupa, at sa lupa ay magiging kanilang tirahan. Ang masasamang espirito ay nagpatuloy mula sa kanilang mga katawan, dahil ang mga ito ay ipinanganak mula sa mga tao at mula sa banal na mga tagamasid ay ang kanilang simula at una na pinagmulan. Sila'y magiging masasamang espirito sa lupa, at ang mga masasamang espirito ay tatawagin. Kung tungkol sa mga espirito ng langit, sa langit ay magiging kanilang tirahan. Ngunit tungkol sa mga espirito ng daigdig, na ipinanganak sa lupa ay magiging kanilang tahanan. At ang mga espirito ng mga higanti ay nagdurusa, nanakit, sumisira umaatake, nakikipaglaban. At winawasak ang lupa, at nagdudulot ng problema, hindi sila kumakain, subalit gutom at uhaw, at nagiging sanhi ng mga pagkakasala. At ang mga espirito na ito ay babangon laban sa mga anak ng tao at laban sa mga babae, sapagkat sila ay umalis sa kanila. Kabanata 16, mula sa mga araw ng pagpatay at pagkasira at pagkamatay ng mga higanti, mula sa mga kaluluwa ng kaninong laman ang mga espirito, na lumabas, ay pupuksain ng walang pagdudulot ng paghatol ito ay dapat nilang sirain hanggang sa araw ng pagtatapos, ang dakilang kahatulan kung saan ang edad, ay magiging kumpleto. Sa mga tagamasid at walang Diyos, oo, ay magiging ganap na ganap. At ngayon tungkol sa mga bantay na nagpadala sa iyo upang mamagitan para sa kanila, na nauna nang nasa langit, sinasabi sa kanila, "Ikaw ay nasa langit, ngunit ang lahat ng mga misteryo ay hindi pa ipinahayag sa iyo, at alam mo ang mga walang kabuluhan, at ang mga ito sa katigasan ng iyong mga puso ay ipinabatid mo sa mga babae.
at sa pamamagitan ng mga misteryong ito ay gumagana ang mga babae at lalaki, maraming kasamaan sa lupa. Sabihin mo sa kanila, wala kang kapayapaan, Kabanata 17. At dinala nila ako at sa isang lugar kung saan ang mga naroon ay tulad ng nagniningas na apoy, at, ng ibig nila, sila ay lumitaw bilang mga tao. At dinala nila ako sa lugar ng kadiliman. At sa isang bundok ang punto kung saan ang tuktok ay naabot sa langit. At nakita ko ang mga lugar ng mga luminaries at ang mga kabangyaman ng mga bituin at ng kulog at sa pinakamalalim na kalaliman. Kung saan ay isang maalab na busog at mga palaso at ang kanilang mga pugo, at isang nagniningas na tabak at lahat ng mga kidlat. At kinuha nila ako sa tubig na buhay, at sa apoy ng kanluran, na tumatanggap ng bawat liwasan ng araw. At dumating ako sa isang ilog ng apoy kung saan ang apoy ay dumadaloy na parang tubig at naglalabas mismo sa malaking dagat patungo sa kanluran. Nakita ko ang mga dakilang ilog at dumating sa malaking ilog at sa malaking kadiliman, at nagpunta sa lugar kung saan hindi lumalakad ang laman. Nakita ko ang mga bundok ng kadiliman ng taglamig at ang lugar kung saan ang lahat ng tubig ng malalalim na daloy. Nakita ko ang mga bibig ng lahat ng ilog ng lupa at ang bibig ng malalim. Kabanata 18. Nakita ko ang mga kayamanan ng lahat ng hangin, nakita ko kung paano niya ibinigay sa kanila ang buong nilalang at ang matibay na pundasyon ng lupa. At nakita ko ang batong sulok ng lupa. Nakita ko ang apat na hangin na nagdadala ng lupa at kalangitan ng langit. At nakita ko kung paano iniuunat ng mga hangin ang mga kulungan ng langit. At mayroon silang istasyon sa pagitan ng langit at lupa, ito ang mga haligi ng langit. Nakita ko ang mga hangin ng langit na bumabalik at nagdadala ng hangganan ng araw at lahat ng mga bituin sa kanilang lugar. Nakita ko ang mga hangin sa lupa na dala ang mga ulap. Nakita ko ang mga landas ng mga anghel. Nakita ko sa dulo ng lupa ang kalawakan ng langit sa itaas. At ako ay nagpatuloy at nakita ang isang lugar na sumusunog araw at gabi. Kung saan may pitong bundok ng maringgal na mga bato, tatlong-tatlong patungo sa silangan, at tatlo patungo sa timog. At tungkol sa mga nasa silangan, ay may kulay na bato, at isa sa perlas. At isa sa hasinto, at yaong sa timog ng pulang bato. Ngunit ang gitna ay umabot sa langit tulad ng trono ng Diyos, ng alabastro, at ang tuktok ng trono ay ang sapiro. At nakita ko ang nagniningas na apoy. At higit pa sa mga bundok na ito ay isang rehiyon ang dulo ng dakilang lupa, doon ang mga langit ay natapos. At nakita ko ang isang malalalim na kalaliman, na may mga hanay ng apoy sa langit. At kasama nila nakita ko ang mga hanay ng apoy na bumagsak, na kung saan ay lampas sa sukat magkatulad patungo sa ang taas at patungo sa kalaliman. At lampas sa kalaliman na iyon ay nakita ko ang isang lugar na walang landas ng langit sa itaas, at walang matatag na itinatag na lupa sa ilalim nito, walang tubig dito, at walang mga ibon. Ngunit ito ay isang basura at kakilakilabot na lugar. Nakita ko roon ang pitong bituin na parang napakalaking nasusunog na bundok. At sa akin, nang tanungin ko ang tungkol sa kanila, sinabi ng anghel, ang lugar na ito ang dulo ng langit at lupa, naging bilangguan ito para sa mga bituin at hukbo ng langit. At ang mga bituin na lumiligid sa apoy ay yaong mga lumabag sa utos ng Panginoon sa simula ng ang kanilang pagsikat, sapagkat hindi sila lumabas sa kanilang mga takdang panahon. At siya ay napuot sa kanila, at nakagapos sa kanila hanggang sa panahon na ang kanilang pagkakasala ay matatapos, kahit sa 10,000 taon. Kabanata 19. At sinabi ni Uriel sa akin, andito, ang mga anghel na nakakonekta sa kanilang sarili sa mga babae.
at ang kanilang mga espiritu na ipinapalagay maraming iba't ibang anyo ay nagpaparungis sa sangkatauhan at aakayin sila sa pagsasakripisyo sa mga demonyo bilang mga diyos. Dito sila mananatili, hanggang ang araw ng dakilang paghuhukom sa kung saan sila ay hahatulan hanggang sa sila ay wakasan. At ang mga babae naman ng mga anghel na naligaw ay magiging mga sirena. At ako, si Enoch, nag-iisa ay nakakita ng pangitain, ang mga dulo ng lahat ng mga bagay, at walang taong makakakita tulad ng aking nakita. Kabanata 20. At ito ang mga pangalan ng mga banal na anghel na nagbabantay. Uriel, isa sa mga banal na anghel, nasa buong mundo at sa ibabaw ng Tartarus. Si Raphael, isa sa mga banal na anghel, na nasa mga espiritu ng mga tao. Raguel, isa sa mga banal na anghel na naghihiganti sa mundo ng mga liwanag. Si Michael, isa sa mga banal na anghel, na sumasaksi. Siya na nakatalaga sa pinakamagandang bahagi ng sangkatauhan at sa kaguluhan. Serakael, isa sa mga banal na anghel, na nakatalaga sa mga espiritu, na nagkasala sa espiritu. Gabriel, isa sa mga banal na anghel, na sa ibabaw ng paraiso at ang mga serpents at ang kerubin. Si Remiel, isa sa mga banal na anghel, na itinakda ng Diyos sa mga bumabangon.